Hi guys, kayan. So, kamusta mga kasuki? So, sa nakikita nyo, meron tayo dito sticker na dinikit ko dito, yan, sa band paper. So, itong unang column na ito, no, ang gamit dito ay pigment ink, yan. So, ang gamit namin na pigment ink ay si Hansol. So, first time namin gumamit ng pigment ink. So, sa totoo lang, hindi pa namin ito talaga na-check. Dahil ang talagang gamit namin ay dye ink. Yung dye ink na yon ay yung Epson 0013. Ayan. Dahil L311. Epson 003 pala. So, yun yung ink na gamit ko as dye ink. Ayan. So, dito, magta-test tayo ng water. Lalagyan natin siya ng water. Kung waterproof ba siya, alcoholproof ba siya, or oilproof. So, dito, yan. Na-test ko na ito na si dye ink ay waterproof at alcoholproof kahit na wala pa siyang phototop. Ayan. So, kung mapapansin nyo, wala yung phototop. So, hindi ako talaga palagamit ng phototop. So, may mga naging test ako before, no? Na, ayan, mukhang malikot. Ako mag-a-adjust, ha? So, may mga naging test ako before na waterproof yung aking mga ginagamit na sticker, no? At the same time, na-testing ko na rin na alcohol dahil nga, ginagamit ko siya as pang-label sa mga perfume. So, start na tayo, no? Ayan. So, start muna tayo dito sa water. Ayan. So, ito yung ating tubig. So, gagamit tayo ng cotton buds. Ito yung ating tubig. Ayan. So, unahin natin dito kay dye ink. Paki-focus. Focus mo dito. Ayan. So, water muna tayo. Ayan. So, ang gamit ko dito ay si... Ayan. So, nakikita nyo ba? Ang gamit kong materials dyan ay... si Quaff Photo Glossy na waterproof. Yan. Again, wala itong phototop. So, kung makikita nyo, malinis. Malinis yan, no? Yan. So, ito yung ating water. Basain ulit natin siya. Dito naman tayo sa red. Malinis na malinis. Makikita natin. So, check. Waterproof si dye ink kahit walang phototop. Next naman, dito tayo kay pigment ink. So, yung kabila naman ang ating gamitin. Yan. So, ayan, makikita nyo. Basang-basa. So, swab natin siya. Ayan. Swab natin. Oops. So, ayan. Pigment ink ito na ang gamit natin ay PP Pearl. PP Pearl yung ating materials. PP Pearl to. Ayan. So, ayan na. PP Pearl. So, dito kay PP Pearl, ginamitan namin siya ng pigment ink. Ayan. Pigment ink. Ito yung kaputol niya. So, katunayan na ito ay PP Pearl. Ayan. Ayan. Katunayan lang na PP Pearl yung ginamit nating materials, ha. So, paano ba malalaman kung yan ay PP Pearl? Ayan. So, sa likod ng kanyang sticker. Ayan. PP Pearl yan. So, ayan yan. Kay Papa Toms. Ayan. So, ulit. Swab natin dito. Water pa lang yung ginagamit natin, ha. Sa pigment ink. So, mapapansin natin, sa PP Pearl, hindi waterproof si pigment ink. Napakadumi. Ayan. So, ganyan natin siya. So, next naman. So, next natin ay alcohol. So, meron ako dito ang alcohol. Ayan. So, ito ay 70% alcohol. Ayan. So, unahin natin ulit dito kay dye ink. Ayan. So, again, ang materials natin dito ay yung pinakasimple lang. So, kung mapapansin nyo, no, medyo... nag-ano na siya dito, ha. So, ayan. Yan yung kanyang naging mancha. Kapag ka, photo paper yung gamit, yan din yung kanyang naging mancha. Yan, one piece. Ayan. Tapos, dito naman tayo sa kabila. Ayan, mga kasuki. Kitang-kita nyo ba? Na-transfer ang lahat ng ink dito sa ating cotton buds sa pigment ink pagdating sa alcohol. Compare dito sa yan, sa dye ink. Si dye ink, ayan lang yung kanyang naging mancha, pero pagdating dito kay pigment ink, ayan, halos na nawala na yung kulay, no? Ayan, so iganyan natin siya, no? Ayan. So, next naman natin ay oil. So, medyo ang pagkakamali ko dito, hindi parehas yung materials, no, na ginamit. Ay, mali. So, oil na tayo.
Bali, wala kasi akong naka-print na dye ink sa photo paper. So, eto yung ating oil. Ayan, so canola oil. So, ayan, lagyan natin to. Ayan. So, next natin, dito tayo sa dye ink. Kung oil proof ba siya. Ayan, ganyan-ganyan natin. Tapos, wow. Si dye ink ay oil proof. Tama ba? So, ayan. So, eto yung itsura niya. Ayan. So, halos wala naman siyang naitatransfer na ink. No, ayan. So, next natin, dito tayo kay pigment. So, lagyan ulit natin to. Kevin. Ayan. So, ayan. So, oil to ha, oil. So, ready na tayo. Ayan. So, kung mapapansin nyo, mga kasuki, ayan, no? Mapa water, mapa alcohol, at mas lalong mapa oil, eh, nagka-transfer po yung pigment ink. Pagdating sa materials na PP pearl, PP pearl po ito ah, nakalimutan ko lagyan eh. So, lagyan natin, PP pearl versus photo glossy. Quaff po ito ha, yung brand na gamit po. Ayan. So, again, eto yung oil dito sa dye ink, no? Eto naman yung oil dito sa PP pearl. Ayan. So, bakit nga ba ako nag-test ng ganito mga kasuki, no? Kasi nagkaroon kami ng problema, no? Hindi ako makapaniwala na yung pigment ink, no? Kasi parang marami akong naririnig na okay daw si pigment ink, no? Ang gamit ko naman talaga ay dye ink lang, no? Si Epson 003. So, dahil nga marami na akong naririnig na okay daw ang pigment ink, eh, nag-try kami na gumamit ng pigment ink. Pero, ayan ang naging resulta. So, again, sa mga susunod na araw, papakita ko sa inyo, no, sa mga iba-ibang materials, kasi baka mamaya, sa PP pearl lang hindi okay si pigment ink, no? So, sa mga susunod na... So, ayan mga kasuki, no, at nakita nyo, or nakita natin, no, yung ating ginawang testing, yan, sa dye ink versus pigment ink. So, parang first time yata na ako yung mag-upload na medyo may nega pagdating sa pigment. So, ayan, papakita ko sa inyo. Ito yung gamit ko na dye ink. Yan, Epson 003. Ayan. Tapos, ito naman yung Hansol na pigment ink. Ayan. So, comment down below kayo mga kasuki kung ano ba itong aming nabili. Ayan, so, dalawang set yung stock namin nito. Yung isa nabili ko sa Shopee, yung isa naman sa online. Ayan. Sa Facebook, ayan. So, doon namin siya nabili. Ayan. So, parehas na parehas lang sila, no? And, inaakala nga namin na, syempre, diba, maraming nagbo-vlog about sa Hansol na okay daw siya. No, sabi sa mga group, eh, okay daw siya. Long-lasting, ayan. Pang-outdoor, ayan. So, kaya sumubok tayo ng pigment ink. So, sa mga susunod na araw, check naman natin sa ibang mga materials. So, sa mga susunod na araw, ayan, ang gagawin naman natin ay sa iba-ibang materials natin siya ilalagay. So, kanina kasi, tinesting natin siya photo glossy versus PP pearl. Ayan. So, sa susunod, ang gagawin natin ay same materials na. Ayan. At sa iba-ibang klase ng materials. Ayan. So, yung mga naiwan natin, meron pa tayong vinyl, no? Yung iTech vinyl, meron pa tayo nun. Meron pa tayong yung tag dito, PET aluminum sticker, ayan. Tapos, meron din dito yung ito. Ayan, yung parang gold, ayan. So, meron din tayong ganun. Sama natin yun sa podcast natin. So, ayan lang mga kasuki. At kung meron kayong, kung eto, pakita ko ng malapitan sa inyo. So, check nyo na rin mga kasuki.
Ayan, sa mga ka-printers dyan. Ayan, yung mga bihasa na sa pag-check kung okay ba yung nabili namin na pigment ink. Ayan, so ito yung itsura ng pigment ink na nabili namin. Ayan. So, first time yata na may mag-upload ng medyo nega sa pigment ink versus sa dye ink. Yun. Kasi lagi ko napapanood talaga sa YouTube, mas okay daw si pigment versus kay dye ink. Ayan. So, kung mapapansin nyo, meron akong upload na waterproof sticker. So, siya kahit walang phototop, no? Dye ink yung gamit ko doon. Yan, ito yon yung dye ink na yon. So, lagay ko yung link sa baba, panoorin nyo yon. Andun yung mga iba-ibang klase ng sticker na ginagamit ko. Dye ink yung gamit ko doon, wala yung phototop. Ayan, so ngayon, ito yung ating ginawang pag-test, no? So, ayan lang mga kasuki, again. Kung napadaan ka lang sa aking channel, so don't forget na mag-like, share, and subscribe sa ating video. Bye!